Hello guys, welcome to my vlog. Guys, kung bago ka pa lang sa video ko, paki-pin na lang yung subscribe, tapos paki ano yung bell button bell para update yung video. Maya pa kasi ako guys, hindi pa ako marunong. Ngayon guys, explain ko ng ano sa inyo. Yung truck na sa likod ko, nag-overheat siya, tapos pinilit paahon. Mahaba yung akyat, mga 4 kilometers akyat. Loaded siya ng 25 tons. Ito ah. Lalo na sa mga baguhan, tandaan nyo to. Loaded 25 tons. Humusok na yung radiator. Pinilit niya. Wala. Dapat guys, ang gagawin nyo pag mag-overheat, ihinto nyo. Tapos, ito, panoorin nyo lang tong video na to kasi malaking bagay to. Dahil mga may tips ako, advice sa paano o ano ang gagawin mo kung mag-overheat ang sasakyan para hindi rin maapektuhan, masisira yung makina. Kasi maraming ano eh, huwag nyong patayin. Explain ko yan. Putol-putol na yung ano ko, yung explanation ko. Ito guys ha, ito sa likod ko, 10PB1-1 Isuzu, yung mga old model na ano. Guys, tingnan natin yung kung ano ang dahilan sa pag-overheat. Biruin mo, 4 kilometers, kumusok-usok na, pinilit hanggang na ano sa tuktok. Yan. Tingnan natin kung ano ang masira. Tapos, may advice din ako sa mga maghalo ang tubig sa oil. Ang oil maghalo sa tubig. Yun. Guys, tingnan natin guys ha. Panuro natin ang mga sira. Kung ano ang mga masisira sa pag-overheat. Ito guys pala si Ulya Junior. Mekaniko dito sa Kunsa Construction. Yeah. Explain. Hindi, yan ah. Mahiya pa kasi yung... Ito kasi ang kaibigan ko dito sa Kunsa Construction. Siya yung mekaniko. Ito. Ngayon guys, sa kabila tayo. Nasira. Dahil pinilit. Kahit umusok doon. No? Umusok sa radiator. Kailangan pag umusok na yung nag-overheat, dahil loaded ka. Ito yung sinasabi ko na mag dahan-dahan lang magpatakbo. Halimbawa loaded yung alalay ba kung sa Bisaya pa, di ba guys? Ito semi overhaul to. Tingnan natin ang anong nangyari sa piston ha. Alam na mekaniko to dahil pag mag overheat ano ang dahilan. Ito tatlong piston ang nagasgas. Ito gasgas oh. Dahil ang pag-overheat kasi, explain ko sa inyo, kahit driver lang kayo, yung hindi nyo pa, yung baguhan lang kayo, nagasgas dahil mainit na yung liner. Ito yung liner. Ilawan natin. Yung liner. Ito yung liner. Dito yung magano ng piston. Tapos yung tubig. Dito. Yung mga butas na yan. Umiikot-ikot ang tubig. Magpalamig sa liner. Ang radiator ha. Tandaan nyo. Kailangan talaga alagaan. Lalo na pag ano, loaded. Hingal yung ano eh. Hingal yung makina pag loaded. Pag umusok na ang radiator, pahingan nyo muna yung truck, tapos lagyan nyo. Ito, tips ko rin sa inyo to. Pag halimbawa, nag-overheat, tapos, yung iba kasi, pinapatay yung makina. Huwag nyong gawin yung papatayin ang makina. Dahil, you know, kasi, patay yung makina para hindi mumulwak. Di ba? Nakikita nyo lagi, pag mag-overheat, bulwak yan. Kailangan talaga
pahingahin muna ang makina. Tapos lagyan lagi ng tubig. Lagyan na lagi ng tubig hanggang lumamig dito kasi paikot-ikot yung ano eh. Tubig eh. Diba? Kung halimbawa kung kung nag-overheat siya, biglang namatay. Ito, malaking tips to sa inyo. Kasi excuse me po. Ito tandaan nyo guys ha. Pag nag-overheat, biglang namatay. Palamigin nyo ng 5 oras. Kasi kung hindi nyo pinalamig ng 5 oras o halimbawa biglang namatay, tapos inano nyo ng ano, tubig agad. Pumasok yung tubig dito. Dito sa ano, ito nasisira yung ano, piston. Ah, piston sa yung liner. Tapos sisira itong piston. Oh, gas. Sisira, minsan nabibiak yung piston dahil sa lamig, yung biglang init tapos na anuhan ng lamig. Diba guys? Tapos guys, kaunting kaalaman dito guys ha. Yung tubig maghalo sa oil. Oh. Dito, ang tubig maghalo sa oil sa ano dito sa ito yung crankcase eh. Ito yung crankcase, ilalagay yung crankcase diyan. Diba? Ito ang advice ko rin sa inyo guys. Mas okay ang oil maghalo sa tubig. Kasi kung halimbawa yung oil, nagbabawas yung oil, engine oil, pwede mo dagdagan, pagdagdagan mo ng oil, engine oil, kasi may sukatan to eh. Yun, yung sukat niya, anuhin nyo. Tandaan nyo lang yung butas, pangalawang butas. Madagdagan mo ng oil. Pero kung ang tubig mahalo sa oil, yun na nga sinasabi ko, yung mag araw-araw mag gauge stick ka, kasi kung nagtaka ka na tumaas yung sa gauge stick yung oil, kasi malalaman sa gauge stick niya yung may halo ang tubig, yung oil may halo tubig eh. Diba guys? Ayan, ito. Tandaan nyo lang guys, kung halimbawa kung nalilito kayo sa explanation ko, tatawag kayo lang sa akin. 0939-0897-168, yan ang cellphone number ko. Kasi, yan, nagpa-sounds na naman sila. Mahirap kasi mag-vlog na hindi sa atin, hindi natin control ang tao. Ganito guys, tawag lang kayo guys. Tapos, basta yan lang guys, ito yung dahilan na nag-overheat tapos pinilit niya 4 kilometers. Yan guys. Okay guys. Nagpa-sounds na naman po lagi sila. Wala kita yung mahimo ano ya. Tayo sa... Ito guys, oh, tingnan na. Pakita ko sa inyo yung... Ito yung cylinder head. Pag problemado din ang cylinder head, nag-overheat din. Pag halimbawa, biak-biak to. Oh, ito yung dahil mabiak-biak to. Pag mag-overheat din, sira din yan. Oh. Ito yung piston. Connecting rod bearing, connecting rod, piston pin. Yan. Ito, connect na lang bolt. Ako na lang sa inyo to. Pag maka-YouTube studio na ako, ma-explain ko sa inyo lahat to. Ano sa mga baguhan. Malaking bagay ito sa mga baguhan. Hindi alam. Ito yung nagtutulak-tulak ganyan. Ma-explain ko yan. Sa ano. Kasi mas maganda yung pag magkasahod tayo, makabili tayo ng flat screen. Doon ko ma-explain lahat yung kaalaman ko. Tapos ito yung ano. Yung cylinder head gasket. Yan na ya. Iwan ba? Yan na ba? Yan na. Pag ito guys,
pag maano tong mga o-ring nito. To. Kaya nga nagtaka kayo na maghalo yung mga tubig at saka oil dito yan. Halimbawa mag gumigay na yung mag-overheat, alagaan niyo yung sasakyan niyo. Kailangan talaga ingatan niyo sasakyan niyo at saka para hindi naman masakit sa ulo sa amo niyo. Gaya nito. Okay sana pag basta alaga lang talaga tayo ng sasakyan. Kahit hindi sa makina, kahit dito sa mga under chassis, alaga talaga tayo. Dahil siyempre masakit sa ulo sa amo to, malaking ayan o, gasto to. Ayan o. Gas-gas. Kasi yan talaga ang explain ko guys, yung nawala na yung chewing ko na ano, hindi balahibo ko kasi siya talaga nagsabi guys yung ano ko, yung chewing ko, yung mekaniko sa Manila pero taga dito sa Myanmar pili yun, wala na, namatay na siya. Pero ito yung sinasabi niya sa akin guys, pag alagaan mo yung sasakyan mo, tubig at saka oil, talagang magtagal yung makina, yung engine. Basta alaga lang kayo, tapos yung pagkambyo hindi abusado, yung tama lang. Hindi yan. Basta alaga lang talaga. Ako, sa awa ng Diyos, sa tagal ko nagmamaniyo. Yan guys, hanggang dito lang guys. Medyo mahaba pa yung ano. Saka ko na na-explain sa inyo to pag... Simple lang. Hindi, yung mga pisa-pisahin ko. Pag maka-ano ako ng plus 20 TV doon sa bahay. Kasi nagpa-ano ako ng internet. Yung mga nagtatanong sa akin. Tsaka yung nagko-comments na AC. Maraming salamat din yung nag-comments na maganda sa akin na hayaan mo yan. Hayaan ko na yung mga nag-comments sa akin sa yung reverse. Kasi AC lang daw yun, basic pilot. Ano lang yun, para sa mga baguhan, malaking bagay yun dahil pasalamat nga yung iba ngayon. Dahil may YouTube, makikita yung sa akin noon. Wala, walang nagturo sa akin sa hayaan lo, wala sa akin. Wala nagturo sa akin sa trailer. Mahilig lang talaga ako sa driving. Guys, maraming salamat guys. At saka pasalamatan natin si Olya Junior. Ikaniko dito dahil kung hindi sa kanya, hindi tayo makablog dito. Malaking kaalaman to. So, thank you guys. Paki-subscribe na yung Genie. Hindi, baguhin ko yung ano yun, animal vlog ko. Kasi may isang YouTube ako na... na nagawa ko para sa kasi hilig ako ng farming. Salamat. Ito madali lang iisa-isahin to. Hanggang dito lang guys. Ito na nangyari sa kuan. Nag-overheat. Kaya nga alamin natin pag mag-overheat. Alamin natin ito, malaking bagay to sa inyo guys. Hanggang dito lang guys.